mga ka-MH, magandang araw po muli. Welcome sa ating medical serya. Dito sa ating bagong format, ang objective natin ay maibahagi natin or ma-highlight sa ating mga manonood ang mga services na available dito sa ating ospital. Naghanda rin po kami ng ilang episodes para maibahagi namin sa inyo o maipaalam sa inyo ang ilang interesting cases o yung mga success stories namin kasama ng ating mga pasyente. Gusto natin kasing i-celebrate ang mga tagumpay na ito. Kaya naman po, inaanyayahan namin kayo para makibahagi pa rin sa ating programa. Please like, share, and follow our page at Metro Health Specialist Hospital. For today's episode, ibabahagi natin ang kwento ni Ma'am Rica. Isa siyang professional galing sa Middle East na nagbakasyon lamang dito sa Sorsogon. Naghanap siya ng isang ospital para makapagpa-dialysis habang nakabakasyon. So tunghayan po natin ang kanyang kwento at ang kanyang experience dito sa Metro Health Specialist Hospital. Nandito siya ngayon kasama ng isa sa mga attending physicians niya na si Dr. Edwin Tan. Welcome po to the show, Ma'am Rica and Dr. Tan. Ano nga po ba ang kwento mo, Ma'am Rica, tungkol sa Metro Health? I came from Jeddah, Saudi Arabia. And I started dialysis a year ago. And we are planning to have vacation here in Sorsogon. So pagdating namin dito, naghanap kami ng hospital na pwede mag-accommodate sa akin. So pumunta kami hospital by hospital. And then, nung dumating ako dito sa Metro Health, parang na-feel at home ako kagad kasi sobrang accommodating ng mga nurses na napagtanungan namin. So now I finally decided na dito ako sa Metro Health magpapadialysis. Nung first na idadialysis na ako, so it was my first time, I was really anxious. Sobrang ninenerbios ako talaga. Ang bilis ng heartbeat ko. Ayun na nga, during my dialysis maybe at 20 minutes or so, bigla akong parang nalulunod, hindi ako makahinga. Tapos nagdidilim na yung paningin ko, nabibingin na ako. And the last thing na nasabi ko, Doc, help me. Yun na, nawala na ako ng malay. And nung nagising na ako, nandun na ako sa ICU, I was intubated, hindi ako makahinga. Sabi nila, na cardiac arrest daw ako. Natakot talaga ako nun sobra. Akala ko mamamatay na ako. And ikunento nila sa akin kung ano nangyari. Ikunento na lang ni mami na ang bilis ng pangyayari, nandun kagad si Dr. Tan, nire-revive nila ako, and then nandun kaagad yung mag-i-intubate, lahat sila, pati nurses, busy-busy sa akin, and yun nga, namatay na ako, binuhay lang nila ako ulit. And I was really thankful na nabuhay nila ako ulit kasi may baby ako na naghihintay sa akin sa bahay. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ako nagdadialysis dito sa Metro Health. Hindi na ako dito aalis hanggang matapos ang vacation namin or hanggang makapagpa-transplant ako. Kasi unang-una gustong-gusto ko dito kasi napakalinis talaga, mabango ang ospital. And next, gustong-gusto ko yung mga nurses. May kahawak kamay pa ako habang tinutusok ako ng karayom. Yung power ng nurses binibigay sa akin. Kaya parang feel at home talaga ako dito. And also, lagi nandito ang mga doctors, so hindi ako masyadong nag-aalala sa buhay ko. Kaya kung may mangyari man, nandyan kaagad sila. Kaya push lang ako palagi. And also, yung boses pa lang ng doctors, pag naririnig ko, parang gumagaling na kaagad ako. Parang nothing to worry about. Hindi mo kailangan mag-alala sa buhay mo kasi nandyan sila palagi. Dr. Tan is planning na maipatransplant ako soon. So, lagi kami nag-uusap kung ano mga kailangan kong gawin. Lagi niya ako minomotivate na magpatransplant na ako kasi yun naman talaga ang dapat sa mga CKD. Kasi lifetime tayong idadialysis kung hindi tayo itatransplant. So, yun lang ang way para makaalis tayo sa pagdadialysis. So, sa mga kapwa ko nagdadialysis, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Live life to the fullest. Gawin nyo lang ang mga gusto nyong gawin. Mag-shopping kayo, mamasyal kayo. Dapat laging masaya ang araw-araw na buhay ninyo kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. So, live life to the fullest. Yun lang.
Okay, discuss natin ano ba talaga nangyari dun sa pasyenteng nag-express ng kanyang experience regarding dun sa kanyang sakit. Okay, hindi ito extraordinary. Nangyayari ito talaga kasi ito yung tinatawag naming acute pulmonary edema, secondary to hypertensive emergency. Alam natin ang mga CKD patient dumarating sa punto na kuminsan uncontrolled ang hypertension nila. Ngayon, ang nangyari dito, pagdating niya, ang taas-taas talaga ng BP niya, umabot ng 230 over 110. Tapos later on, nahirapan siyang huminga. Tapos sabi nga niya, nawala na siya ng ulirat dahil sa ang baba na ng oxygen sa kanyang katawan, dahil punong-puno ng tubig yung kanyang lungs. Bakit? Pumalya yung kanyang heart. Ang tawag namin dyan, medical term, is left ventricular dysfunction. Hindi kinaya ng puso yung pagtaas ng BP. Okay? So anong nangyari sa kanya nung nag-detect namin na talaga mag-respiratory arrest na siya. So, nakahanda na kaagad yung team. Hindi importante yung meron kang gamit. Ang importante, yung taong kasama mo, marunong gumamit. At saka hindi lang yon, dapat coordinated. Coordinated talaga yung trabaho at saka galaw ng bawat team. Kasi dito sa MetroHealth, meron kaming CPR team na kapag may mag-a-arrest, naka-alarm na kaagad yung team na yan. Meron isang in-charge sa intubation, isang in charge sa medication, isang in charge sa chest compression, hanggang sa yung respiratory unit namin, nakahanda na rin yung ventilator. So ang nangyari sa kanya, totoong nag-arrest yung pasyente. Nag-arrest siya ng isang minuto. Bakit isang minuto? Dahil nakahanda na kami during that time. Ito, binigay muna namin yung gamot, kaya lang hindi nag-effect. Kaya we resorted to intubation. Bago pa man siya nag-arrest, nandiyan na yung CPR team. So na-save siya. Pinatulog namin yung pasyente, kaya sabi niya, nung gumising siya, nasa ICU, nakagapos na. At saka ang dami-dami naka-attach sa kanya. Kailangan lang i-dialysis mo lang siya. Tapos matanggal ang tubig para hindi nahihirapan yung puso and control the blood pressure. Pag na-control ang blood pressure, natanggal ang tubig, okay na. And the rest was history. Ngayon, we're moving forward na hindi lang kailangan dialysis. Nabanggit nga niya, nagpaplano kami na i-transplant namin siya. Nangyayari ito, acute pulmonary edema dahil na LV dysfunction sa mga pasyenteng nagda-dialysis. Kaya kayong mga nagda-dialysis yan, ingat ha, ingat sa tubig at palagi pong iinumin yung mga anti-hypertensive medication ninyo. Sa punto ng ospital, hindi lang importante may gamit tayo, kundi dapat ang mga tao ay nakahanda, well-trained. Alam nila kung paano ang gagawin, alam nila kung paano gagamitin yung mga materials na nakahanda dyan, and dapat coordinated ang galaw. Nurse Adrian, hemodialysis unit, CPR ready. Nurse Anna, hemodialysis unit, CPR ready. Nurse Diane, hemodialysis unit, CPR ready. I am Nurse John, hemodialysis unit, CPR ready. Nurse Amiela, hemodialysis unit, CPR ready. Nurse Kat, OPD, CPR ready. Dr. Cha, dentist, CPR ready. I am Dr. Chedi, internal medicine specialist, CPR ready. Hello, I am Dr. Armand Labitag, endocrinologist, CPR ready. Nurse Dave, emergency department, CPR ready. Nurse Kenneth, ER department, CPR ready. Doc Ralph, ER department, CPR ready. I am RR, Nico, CPR ready. I'm Jetta, rescue nurse, CPR ready. Nurse Melanie, ICU, CPR ready. Nurse Chris, ICU, CPR ready. Dr. Erica, internal medicine consultant, CPR ready. I am Kia, nurse supervisor, CPR ready. Head nurse Cindy, station 1, CPR ready. Nurse Shane, station 1, CPR ready. Nurse Hani, station 2, CPR ready. Nurse Karen, station 3, CPR ready. Nurse Mark, ORDR, CPR ready. Nurse Angel, ORDR, CPR ready. Nurse Daan, ORDR, CPR ready. Hi, I'm Nurse Rochelle Ahero from ORDR Department, CPR ready. Ayan po, maraming salamat po sa iyong kwento, Ma'am Rica. Salamat at nakasama ka pa rin namin. Para may kwento sa lahat, na ang isang inspiring at pambihirang experience mo dito sa MetroHealth. Thank you for trusting us. Salamat din po kay Dr. Tan sa pagbabahagi ng kanyang medical expertise tungkol sa kwentong ito. We'd also like to commend our medical staff, especially to our nurses, to our doctors, who are all CPR ready.
You are an amazing team of professionals who are dedicated to preserving and preserving life. You have done a great job. We thank you for your tireless training and for your quick actions. Special thanks also to our partners from St. Luke's Medical Center, American Heart Association, International Training Center, for facilitating our regular ACLS training. Kaya naman mga ka-MH, huwag maniwala sa sabi-sabi, gaya ng lagi nating paalala, lamang ang may alam at lamang ang laging handa. Maraming salamat din po sa inyong lahat for sa pag-antabay sa aming mga episodes. Muli po ang aming paalala. Choose life, choose natural health, the total healthcare experience. Hope to see you again. Maraming salamat po.